14, verse 1 to 31. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na bumalik sila malapit sa Pihahiroth, sa gitna ng Migdol at dagat na pula, at magkampo sila roon sa tabi ng dagat sa harap ng Baal Zephon. Iisipin ng paraon na nagkaligaw-ligaw kayo at hindi na makalabas ng disyerto, at patitigasin ko ang kanyang puso at hahabulin niya kayo, pero papatayin ko siya at ang kanyang mga sundalo. So dito na po natin malalaman, mga kaibigan, ang hahantungan ni Paraon sa kanyang katigasan ng puso. Sa pamagitan nito'y mapaparangalan ako at malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon, kaya ginawa ito ng mga Israel. Ang gusto lang ng Diyos, no, sa akin pong naunawaan na makilala talaga siya kung sino siya. Kaya ganito, di ba, sinabi nga niya, sa pamagitan nito'y mapaparangalan ako at malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. Kaya ginawa ito ng mga Israelita. Nang mabalitaan na ng hari ng Egypto na tumakas ang mga Israelita, nagbago ang isip niya at ang lahat ng opisyal tungkol sa pag-alis ng mga Israelita. Sinabi nila, ano ba ang ginawa natin? Bakit natin pinalis ang mga Israelita? Ngayon, wala na tayong mga alipin. Kaya inihanda ng paraon ang karwahin niya at ang kanyang mga sundalo. Dinala niya ang 600 na pinakamahuhusay na karwahi ng Egypto at ang iba pang mga karwahi. Bawat isa'y pinamamahalaan ng opisyal. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng paraon. Pinatigas ng Panginoon ang puso ng paraon na hari ng Egypto. Kaya hinabol niya ang mga Israelita na naglalakbay na buo ang loob. Ang mga Egyptyo na sumama sa paghabol ay ang mga sundalo ng hari, kasama ang mga mangangabayo niya, sakay ng kanilang mga kabayo at karwahi. Naabutan nila ang mga Israelita sa pinagkakampuhan nila sa tabi ng dagat na pula, malapit sa Pihahiroth, sa harap ng Baal Zephon. Nang papalapit na ang paraon at ang kanyang mga sundalo, nakita sila ng mga Israelita. Kaya lubha silang natakot at humingi ng tulong sa Panginoon. Sinabi nila kay Moises, bakit dito mo pa kami dinala sa disyerto para mamatay? Wala bang libingan doon sa Egypto? Bakit mo pa kami pinalabas sa Egypto? Hindi ba't sinabi namin sa iyo sa Egypto na pabayaan mo na lang kaming magpaalipin sa mga Egyptyo? Mas mabuti pang nanildihan na lang kami sa mga Egyptyo kaysa mamatay dito sa disyerto. Sumagot si Moises sa mga tao, huwag kayong matakot. Magpakatatag kayo at makita ninyo ang pagligtas ng Panginoon sa inyo sa araw na ito. Ang mga Egyptyong na nakikita ninyo ngayon ay hindi na ninyo makikita pang muli. Ang Panginoon ang makikipaglaban para sa inyo. Hindi nyo na kailangan makipaglaban pa. Amen. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit patuloy ka pa rin humihingi ng tulong sa akin? Sabihin mo sa mga Israelita na magpatuloy sila sa paglalakbay. Pagkatapos, itaas mo ang iyong baston sa dagat para mahati ang tubig at makatawid ang mga Israelita sa tuyong tupa.
Patitigasin ko ang puso ng mga Egyptyo para habulin nila kayo. Pero nilipulin ko ang paraon at ang kanyang mga sundalo, mga ngabayo at mga karwahi. Sa pamagitan nito, mapaparangalan ako. At kapag nalipol na sila, malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon. Pagkatapos, lumipat sa ulihan ang anghel ng Diyos na nangunguna sa mamamayan ng Israel. Ganoon din ang makapal na ulap. Tumigil ito sa gitna ng mga Israel at sa mga Egyptyo. Sa buong gabi, nagbigay ng liwanag ang ulap sa mga Israelita at nagbigay ng kadiliman sa mga Egyptyo. Kaya lumiwanag ang gabi na hindi nakalapit ang mga Egyptyo sa mga Israelita. Pagkatapos, itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nahati ang dagat sa pamamagitan ng malakas na hangin na ipinadala ng Panginoon mula sa silangan. Buong gabing umihip ang hangin hanggang sa gitna ng dagat ay naging tuyong lupa na ang tubig ay parang pader sa magkabilang gilid. Hinabol sila ng mga sundalo ng Egypto kasama ang kanilang mga pangangabayo, mga karwahi at mga kabayo. Nang mag-uumaga na, tiningnan ng Panginoon ang mga sundalo ng Egypto mula sa makapal na ulap ay naglalagablab ng apoy at nilito niya sila. Tinanggal niya ang mga gulong ng mga karwahi nila para mahirapan silang patakbuhin ito. Sinabi ng Egyptyo, umatras na lang tayo sa mga Israelita dahil ang Panginoon ang lumalaban sa atin para sa kanila. Nang nakatawid na ang mga Israelita, sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang iyong kamay sa dagat para bumalik ang tubig at matabunan ang mga Egyptyo at ang mga karwahi nila at mga mangangabayo. Kaya itinaas ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at nang sumisikat na ang araw, bumalik ang tubig sa dati nitong lugar. Tinangkang tumakas ang mga Egyptyo pero ipinaanod sila ng Panginoon sa dagat. Tinabunan ng tubig ang lahat ng sundalo ng paraon na humabol sa mga Israelita pati na ang kanilang mga ngabayo at karwahi. Wala ni isa mang nakaligtas sa kanila. Pero ang mga Israelita ay dumaan sa tuyong